Our guest for this interview is a designer based in Malabon City and Lipa City. And he is known to be a thinker before he does anything. And he uses intelligence in making clothes. And he just doesn't dabble on anything unless it's very well thought of. So please welcome Mr. Ray Lazaro. Hi, Ray. Hi, Greg. Kumusta? Kumusta? I'm doing well. I'm doing good. Medyo nababagot lang dahil sa ECQ. Oo nga eh. Anyway, Ray, bago ka naging solo fashion designer, part ka na isang fashion house dyan sa Malabon. Would you say that you really are a fashion designer by heart? Kasi bago ka naging solo, di ba, nag-part ka muna na isang fashion house dyan. Kasi nang ano, hindi nang talaga. Hindi kasi, di ba, as you all know, during those days, nagtayo kami ng isang partner ko ng, that was a coordinator's office eh. Hindi naman talaga ito fashion house. Wedding coordination. Pero nag-match out kami doon. Okay. Tapos doon yung kami kinuha, di ba, during that those times, si Direk OG Atos ang may hawak ng mutya ng Malabon at kasama ka doon sa team na yon. You were the assistant director. At doon tayo unang nakita. Mm-hmm. Hindi ko na nga matandaan kung anong taon yun. Ano? Pero matagal na yun. Oo, matagal na. Tagal na kitang kilala. Matagal na kitang kilala. That's why I... Wala pa akong kilala mga designers noon. Kayo ni Direk OG ang nakakasama ko. Tapos you were one of those few people na nag-post sa akin na bakit hindi ko ituloy. Oo, di ba? Kasi nakitaan ng talent eh. Nakita yung talent eh. Actually, kayong dalawa ng partner mo, di ba? Yes. Nakitaan ng talent. Actually, for everybody to know, di ba si Dennis Martin, nakapartner ko talaga doon sa business na yun dati. Mm-hmm. He got the idea kasi nang galing kasi sa States, tapos nung bumalik siya ng Pilipinas, tinayo namin yung office na yun. Tapos nag-branch out kami doon sa pagde-design. But during those times, si Dennis kasi talaga ang nakakonsentrate at nakafocus sa pagde-design. Ako kasi nasa background lang. Tapos dumating kayo. More on management yes, ka ba noon? Yes, doon lang ako. Kumbaga, ako yung wind beneath his wings ko, parang gano'n ang dating. Siya lagi naka-front. Pero dumating yung time na dumating kayo ni Direk Kata, ni Direk OG, tapos in-encourage niyo ko na magbihis doon sa mutya ng Malabon na hawak ninyo those times. Doon tayo nag-umpisa. Actually, takot na takot ko kay Tito OG, no? Tsaka sa'yo, kasi napaka-stricto niyo. Eh, di ba, rules are rules. Alam mo naman, di ba? Si Tito OG talagang by the rules, tapos by details, tapos ikaw, pag titingin ka, may ngiti.
Hindi ko maintindihan. Bakit ganito itong tandem itong dalawang ito? Isang... Sobra. Sabi ko, nakakatakot kayo pareho. Tapos kapag ka, hindi ko masakay yung pagiging strict ninyo, kasi stricto din kasi ako. Pero definitely, I must admit, I learned so much from both of you. At yung kayong dalawa kasi talaga, doon ako nag-umpisa na talagang magkaroon ng interest to be as one of the fashion designers here. So but, doon nagsimula yung iyong awakening. Yes, doon nag-umpisa awakening kasi binigyan niyo kami ng break. Tapos laging na napansin ko, nagkaroon ako unti-unti direct ng ng interest. And confidence. And confidence, exactly. Tapos sabi ko nga, kasi nung una, as you all know, hindi kasi ito yung field ko talaga. I took up dental medicine at Centro Escolar University. So yung design is totally malayo. Ang layo, oo. Oo. Tapos biglang pumasok ako doon sa field na gano'n. And then, doon na nag-evolve yun. And then, dumating ang Fashion Institute of the Philippines. Nagkaroon ako interest na kasi na kailangan ko mag-aral. Dahil kung gusto mo talaga doon sa craft na gano'n, hindi po pwedeng widow lang. Kailangan you have to know. You have, siyempre. There must be something, yes. You have to educate yourself. And then, yan na. Nag-umpisa na, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Anyway, Ray, nakikita ko sa likuran mo picture ni Aureo Alonso na si Tata. Aureo Alonso. Oo. Among, di ba, very close ka sa kanya, tsaka you consider him as your mentor, di ba? Yes. Among all the advices na binigay niya sa'yo, ano yung pinaka-important lesson na na-impart niya sa'yo bilang fashion designer? Direk, it's more of a... lessons of life. Of course, I cannot deny that he taught me some techniques in doing gowns and yung mga formas, etc. Pero it's more of lessons of life. Ang unang-unang natutunan ko, sinasabi niya lagi, he really inculcated in my mind na wag kang manlalait ng kapwa mo designer. Because each piece ay pinaghirapan ng designer at ito ay work of art na para sa kanya. Noong designer, di ba? Work of designer. Art. Mm. And no one has the right to tamper on that art. Oh. Another one, always keep your two feet on the ground. No matter what, laging may mas magaling kaysa sa iyo. Correct. Oo, totoo yan. Kaya huwag kang magyayabang, huwag kang magmamalaki, kasi laging may mas magaling sa iyo at hindi ikaw ang pinakamagaling. Kapag nasa taas ka na, there's no other way but to go down. Correct. No other way but to go down. Kasi nasa taas ka na eh. Diba, saan pa ba? Oo. Diba? Kasi we see people na kapag nasa taas, akala mo wala nang mababago, lagi kanilang itaas, no? Sabi nga ni Tatang, bilog ang mundo. Sabi nga niya, ito, unto niya, bilog ang mundo. Lagi niya sinasabi sa akin yon. So, natatak sa isip ko yon. At hindi ako habang panahon ng designer. At hindi ako habang panahon nasa mundo. Mm-hmm. You have to pass all your learnings sa mga mas bata dahil sila ang magpapatuloy. Mamaya tayo dyan. Meron akong yes. tanong dyan tungkol sa mga kabataan. Anyway, hindi naman tayo seryoso eh, no? Hindi. Oo. Tapos yung, di ba, active ka sa church, no? As a senior member ng choir. Tapos, yes. Currently, ano ka din? Barangay kagawad. Paano mo dinidivide yung time mo between a church, senior member ng choir, a barangay kagawad, at the same time, design? Yeah. Direk, it's just a matter of time management. Sa choir kasi, hindi na ako ganoon ka-active na nagsaserve every Sunday kasi hindi na ako makapag-blend doon sa boses ng mga mas bata. Okay. Sabi ko nga sa kanila, sorry ha, I will settle down as one of the advisors na lang. Kasi hindi na ako makakanta doon sa demand ng, hindi dahil
yung demand kasi ng rehearsals, yung rehearsals, yung time, medyo hirap ako makakope doon. Tsaka isa pa sabi ko sa kanila, kasi pang solo na boses ko, hindi pang choir. Oh. Naku, pag napanood to ni Chika, lagot ka. So, naging advisor pa rin naman nila ako. I actively participate in other activities as an advisor. Okay. Tapos nag-join pa rin ako ng isa pang group na which is the lector and commentators group. Ayun. Mga bumabasa na lang. Oo. Kasi mas relax ako doon dahil walang rehearsals. You just have to read properly and mas solo ko ang mic. So active ka talaga sa church, no? Yes. And being kagawad, last term ko na to, I finished the 3 terms, last ko na to, and by hopefully by next year, kung ma-extend pa, okay, kagawad pa rin. But as for now, I still enjoying the public service as a kagawad, elected barangay official. Yun naman kasi, ang demand naman doon is not really that rigid kasi on call lang naman kasi kami. You just have to go to the office from time to time and i-check mo kung ano magagawa mo. Pero mas naging busy kami lately dahil dito sa pandemya. Pandemic, oo. Oo, kasi ang daming demand. As a public servant, hinahanap kami ng tao. Kaya nakabilang kami talaga sa front lines. Medyo mahirap talaga, double ingat kami. Kasi it's not about all myself, it's about the family na uuwian ko pagkatapos ng servisyo mo. Meron pa uuwian dito sa bahay, baka mamaya ako pa magdala ng virus. Oo. Di ba may kasama kang tita dyan sa bahay? Yes, she's already 80 years old, kaya ako ingat na ingat talaga. Tapos di ko pitidirect, ano, kapag pumasok ako ng gate, tatanggal na talaga ako ng ano, mga suot ko. Tapos diretso ako sa bathroom to take a bath para sigurado malinis. I just want to make sure na pag dumating ako, ang tita ay nasa loob na ng kwarto niya. Kasi you can never tell. Oh, mahirap. Correct. No? Oh. Thankfully, pareho na kami vaccinated. And then, as a designer, lalo ngayon, hindi naman ganoon ka-hectic ang buhay ngayon ng mga designers. Konti pang demand. Oh, hindi ganoon ang demand ngayon. Hindi gano'ng ka-demand ang inahat nila sa mga designers ngayon. Kaya namimiss ko rin yung buhay na medyo active talaga. Kasi naghahanap ako ng mga gagawin to make my long vacation fruitful somehow. Oo, no? Lahat tayo, no? Yun ang hinahanap natin, di ba? That's why I'm really very thankful doon sa ginagawa mong virtual fashion shows kasi that's a way para magkaroon ako ng pamotivate ulit yung isip ko. Nalilibang ako, nare-relax ako, nae-enjoy ako. Kasi in that way, sabi nga ni Jonty, ano, naaalala ko pa na fashion designer. Oo, oh, diba? Sinabi niya nga. Oh. Sinabi ni Jonty yun. I really pondered on those words kasi sabi ko nga, oo nga, designer pa rin ako kasi baka mamaya kalawahin. Ray, bilang designer, ano ang expertise mo? Saan ka kilala bilang tagagawa ng damit? I enjoy doing Filipinianas. Pero okay. You know what? I don't want to limit myself sa mga Filipiniana. Sa mga shows mo direct makikita mo, 'di ba? Pag naglalabas ako, kakaiba. I should say ang expertise ko is avant-garde. Talaga? Oo. Mas avant-garde-ish ka. Avant-garde-ish kasi ako eh. Quick, if you would compare my creation sa ibang designers, hihiwalay ako. Like in the recent Philippine Fashion Revolution which you did. Diba? Nag-capitalize ako doon sa saranggola, sa idea ng mga saranggola. Why? Yes. Diba? It's not really wearable. But it's a self-expression. Oo, yun naman eh. Oo. I just want to express myself in a way na masaya ako direk eh. Sabi nga nila, suplado daw ako. No. Pag nakasama ninyo ako, like you did, for so long we had been together, not even out of the country, napansin mo, di ba? Makalug ako din kapag kami ng time. Mukha lang ako suplado sa una kasi sa itsura eh. Wala akong magagawa, gifted ako eh. Chika. Wala siya.
hindi cannot react. Pero mas nag-e-enjoy ako direct kapag ka-avant-garde ang ginagawa ko. Oh, okay. Mas yun ang linya mo talaga. Oo, kasi meron ako yung personality na individualism eh. Mm-hmm. I'm not really an introvert, pero mas natutuwa ako kapag yung creation ko medyo wild. At mas natutuwa ako kapag binabansagan ako nila kung parang bad boy ng fashion. Kasi pag nag-client ka, wearable. Siyempre. Oo. Press yung wild ideas sa client, baka hindi nila matanggap o hindi nila maintindihan. Mm-hmm. Unlike in fashion shows, talagang expression ko to. I want to be different. I don't want to be just one of them. Kung lahat sila nakapula, dadating ako nakaitim. Mm-hmm. If kung dadating sila lahat doon nakaputi, dadating ako nakapula. Pero, I know how to break rules, but I know how to follow rules. Ray, iklaro ko lang ha. Yung expression mo for shows, avant-garde. Pero you can also do clients' wishes. Yung gusto ng mga kliyente, di ba? Kasi ang sabi nga ni Tatang dati, you have to please the clients. You don't have to please just yourself. You have to compromise. Sila ang magsusuot. Hindi mo po pwedeng i-sacrifice yung kanilang convenience, yung kanilang expectations. Kaya bago ko buuin ang damit, it's a matter of constant communication. With the client, no? With the client. Mm-hmm. So kailangan kasi ma-meet ko somehow yung expectation niya at ma-meet ko yung pagiging artist ko as a designer. So nag-compromise. Compromise ang nangyayari. At sila ang magbabayad kasi. Oo, syempre. Part of their money. Mm-hmm. And speaking, sige, tuloy lang. Yes. You have to speak, they have to get what is worth for their money. Tapos pag natapos mo ang damit at natutuwa ka na, minsan kasi nakatayo sa mannequin niya, no? Kaya sa fitting form. Tinitingnan ko pa yan. Tapos mayroon akong gustong dagdag, may gusto ko babawas, tatawag ko muna sa client yun. Is it okay ganito ang gawin ko pa? Kaya mas natutuwa ako sa client kapag sinasabi niya, I leave it up all to you. Kasi doon nabibuild yung trust sa akin. Oo naman, kahit sino. Ah, masarap kasi. Diba mas masarap kasi magtrabaho na yung trust kasi ibinibigay sa iyo. Like, take for example, kagaya mo, kapag nagdidirect ka, I leave it up all to you. Kasi I trust you eh. Oh, feel mo talaga. Mas so, alam niya yan. Expertise mo yan eh. Hindi naman akin yun. Dahil as director, mas alam mo yung ginagawa mo and expect na hindi mo naman kasi ako ipapahiya at hindi mo isasacrifice yung pangalan ko sa matagal na panahon. Correct. Ray, di ba may kliyente ka sa Malabon and even other parts of Metro Manila? And then recently, nag-open ka ng shop sa Lipa. Bakit dinala mo ang negosyo mo sa Lipa? Direct, yung Lipa kasi is parang outlet ko yun. Sa humdrum life dito sa Metro Manila, maingay, lahat mabilis, lahat fast-facing. Para bang pag nasa Lipa ako, mas relax ako. Dahil? Tatango. Buti na lang ni Trato lang yun. Kung nagkataon, may mura na naman ako. Kaya daw lagi ako napapagalitan yan eh. Sagutin mo ang tanong naman, ko. Ako yung supil at ako yung mahitigas ang ulo. Hindi kasi sa lipat, tinahan ng kapatid. Nahandoon yung kapatid ko. Sabi ko to interview na to, hindi ko malaman, iiyak ba ako, tatawa eh. Magtawa na nalang tayo. Bakit niya? Ba't mo din nalang negosyo mo sa Lipa? Dinala ko doon kasi it's not just about business. Diba? Nahandoon kasi ang kapatid ko. Isa yun sa outlet para naging bonding namin ng magkapatid. Oh, okay. Nung ikinasal kasi yung pamangkin ko, yung eldest son ng sister ko, ako yung pinagawa. Susan. Ng damit. Susan, di ba? Susan. Yes, Susan. You know her, di ba? Nung ikinasal yung panganay niya, ako yung pinagawa ng damit ng mapapangasawa.
Kasi ang sabi ni Susan, hindi siya papayag na ibang designer ang gagawa ng damit na magiging manugang niya. Eh, yung anak niya lalaki. Anak niya lalaki. Inaanak ko. Okay. Firstborn niya. So, ako ang pinagawa. At doon, kinonvince niya ako, magtayo ko ng shop dito. Para daw somehow, lagi kami magkakasama. Ano ba nilang? Noong mga bata kami ni Susan kasi halos lagi nagpagkaaway. Talaga? Oo, yung mga petty away ng mga bata. Bakit biglang nabago yan? Bakit biglang gusto maging close? Nag-mature na kami. Tatlo na lang kami magkakapatid kasi isa nasa US. Tapos yung napansin ko yung banding namin magkakapatid, ano ngayon, para kami mga high school kung magharap. Ilan ba kayo? Ilan kayo magkakapatid? Tatlo kami. Okay, isa nasa US. Isa ng panganay, tapos okay. Meron pa kami isang kapatid na nasa US, tapos ako nga yung bunso. Yung dulot-dulot nag-aaway. Oo. Na dapat hindi. Parang it's not really about sibling rivalry. Eh, para mga ano lang nonsense, bigla kayong ganoon. Pero ngayon na iba yan, na iba. Iba na. Maano na kami, matatanda na rin naman kami para sa mga ganong away na kapag binabalikan mo, matatawa ka na lang. So tinayo ko yung shop na yun. Kaya kapag wala ako sa Lipa, siya ang nagmamanage noon. Oh, pero may kliyente naman. You have a market in Lipa. Sa Lipa. Hindi nga lang ganoon kasi kagaya dito sa Manila na mas kilala kasi ako. Do sa Lipa kasi is iba pa rin kasi ang taste ng mga tao sa Lipa compared sa Manila. Iba pa rin ang preference. So, pero sige, yes. Go. Proceed. Pero ganoon pa man, there are some people na appreciate at akala kasi nila kapag sinabi mong Ray Lazaro kasi mahal. Alam, pwede naman ako mahalin lang. Ayan tayo eh. Anyway, bilang fashion artist, ano or sino ang nakaka-inspire sa'yo? Nature. I love nature. Oh, okay. There are a few names sa fashion industry that I look up to. Inspiration, yes, but I do not really copy. Of course. Naku, oo. Yes. I like the works of Henergoso, si Chika, Aminado ko dyan. Francis Calacian, Nolly Hans, and even Bonjin Chua, Edgar San Diego, classic lines, no? Yes, mga classic. Of course, to mention, of course, Johnny Abad. Tapos, sino pa bang... Ang dami. I really look up to them. Pero, as inspiration, kapag gumagawa ako ng damit... Ano ang naka-inspire or sino? Si Tatang pa rin. Talaga. Siya pa din. I really cannot deny that. And nobody can take away that inspiration. Kinukuha ko kay Tatang. Okay. Kasi sure, talaga matutuwa yan. Yung band ni Tatang ng mga last moments, yung mga last months niya, maglalambing yan, tatawag dito, Ray, dala mo ako, gusto kong kumain ng gano'n. Tapos for a few hours, kwento, tapos kinukwento niya sa akin, buhay niya. So doon nabibuild ulit yung nare-rebuild yung confidence ko at yung awareness ko as a designer. Hindi lang pala ako basta designer, kailangan mo designer, couturier. Yun siya pa rin talaga ang inspiration, big inspiration sa akin. Bilang isang designer, ano naman yung sinusunod mong filosofiya o mantra? You're only good as your last word. Lahat, even kami. Lahat. We're only good as our last show. Oo, lahat diba? Laging ganun. Ay, hindi kasi ako nakikipag-compete direct eh. Hindi ako mahilig makipag-compete. Ang kompetensya ko talaga sarili. Sarili mo lang, oo. Sarili lang. Ko. Hindi ako selfish o hindi ako mayabang. Pero I really appreciate the works of other people. Sabi ko nga sa'yo, marami akong designers na natutuwa ako sa ginagawa nila.
Pero hindi ako tinubuan ba ng inggit or whatever. Pagka nananalo halimbawa sa isang competition yung kaibigan ko, tuwan-tuwa ako. Kasi Oh, alam handa ko yung pa. pakiramdam ng nare-recognize at alam ko yung pakiramdam ng napapansin yung gawa mo. May so, iba, ang daming inggit eh. Yes, walang inggit muna. Kaya nga sabi ko nga, chika, inggitan natin hanggang cellphone lang. You're good as your last word. Yun lang ang sa akin. Tapos Ray, dyan sa Malabon, alam ko yan personally, no? Some yes. people look up to you and even in Lipa. Anong advice pa ibibigay mo sa kanila para tumagal sa industriya at talagang mag-survive? Just be natural. Just be yourself. Express yourself. Kung tanggapin ka ng tao doon sa personality mong yon, good. Kung hindi ka nila tanggapin, well, who cares? Sa mga bata ito, ha? Sa mga bata, sa mga batang designers. Kasi alam ko meron kang mga inaalagaan eh, di ba, na mga young designers. Yes, meron ding mga ilan na isa yun sa mga natutunan ko direk at tatang. Lilipas ka, pero yung mga tinuruan mo ang magiging mga feather sa hat mo. Diba? Hindi habang panahon nandito ka sa mundo o ako, pero may tinuruan ka na magpapatuloy ng legacy mo. So, yun lang ang sinasabi ko sa kanila, huwag kayong masyadong selfish. Kagaya ko, tinuruan din lang ako, so who am I para hindi ko kayo turuan? Nag-umpisa din lang ako doon. So, lahat naman tayo direct, nag-umpisa tayo, like you, kinuwento mo kung paano ka nag-umpisa, at tinatanong natin yun, di ba? Tinatanong natin yun na sa buhay ko, may nagturo din sa akin at hindi ko ipagkakaito, hindi ako ganun ka-service na hindi ko ituturo din naman yun sa iba or else papatayin ko ang industriya or papatayin ko ang legacy ko. At saka kung magtuturo ka, yung tama ang ituro, hindi yung yes. Mali, di ba? Ano turo ng mali? Ang gulo-gulo na ng mundo, dami ng mali, turo mo yung tama. Kasi may mga tao din kasing mali. And then, Ray, ano yung yes. Clienteng Ray Lazaro? Can you describe your client? Classic. I describe my clients as classic. Siguro kasi karamihan ng mga naging clients ko, I should say na paano ko ba i-describe yun? I cannot find the exact word, but definitely nagiging kaibigan ko kasi sila after. Pero classic. Classic ang type nila. Ako eh. Oo, siguro sabi nga nila classic to kasi ang itsura ko. Wow. Matanong alam natin. Alam nila, no? Matanong natin ang mga kinauukulan. Kung alam lang nila pag magkakasama tayo. Sabi, hindi totoo nga yun, di ba, Tinang? Looks can be deceiving. And even when we were in Japan, di ba, akala nila seryoso kung tao. Yun ang image. So. Yung mga nakasama natin doon, akala nila tahimik kasi ako sabi ko, hindi nila alam, inaaral ko muna kung paano ko sila lalandiin after. Pabalikin nyo kami uli ng Japan, mas maharot pa ako sa kanila ngayon. Eh, babalik naman talaga tayo. Anyway, Ray, sa ano, di ba, may mga kliyente, di ba, hindi naman lahat kaya, di ba? Yes. Kaya mo bang isakripisyo ang kalidad mo kung sakali may isa kang kliyente na medyo hirap, medyo kulang sa finances, pero gusto niya talagang ikaw ang gumawa ng kanya. Kunwari, wedding gown or any gown na gagamitin sa isang party o damit, can you sacrifice quality? I cannot sacrifice quality, but I can sacrifice financially. Diba? Tanggapin natin ang katotohanan, Greg. Merong mga tao na kaya magbayad meron sa din. Atin, pero merong hindi. Kasi ganito lang ang nakita ko eh. Kapag kasinunod ko ang budget nilang hanggang doon na, tapos sasabihin nila akong gumawa, ano sasabihin ng makakakita? Gawa ni Rayan? Kung isasakripisyo mo ang kalidad. So, quality. Diba? I'll give you a short story about it.
meron kasing isang gwardiya sa lipa. Oh. Gwardiya, gwardiya. Gwardiya. Babae. Guard, security guard. Oh. Na every time na magsisimba raw sa sila nung kanya mapapangasawa, dumadaan doon sa shop ko, nakikita niya yung display. Oh. Tapos sabi ko, pero naglakas ng loob siya na kontakin ako dahil pangarap daw ng asawa niya na pag kinasal sila, pangarap daw ng bride na inisuot ay isang Lazaro creation. Hmm. So anong sabi nangyari? Sabi ko na lang, how much are you willing to pay? Hmm. Wala. As in wala. Sabi ko, sige, dalhin mo yung mapapangasawa mo sa akin, susukatan ko, gagawa ko ng gown. Hmm. Kung ano ang pera mo, kung 5,000 yan, kung 3,000, bigay mo sa akin. At least bayad ka. Hindi hingi at hindi bigay. Oh, ginawa so natuloy. Natuloy. Natuloy ang gown. Natuloy ang wedding. It's a very simple gown, pero tuwan-tuwan-tuwa yung bride. Kinuha ko ninong. Mm, pero at least, di ba, may mga ganong storya, di ba? Merong ganoon. Kasi direct, di ba, hindi lahat ng bagay sa mundo kaya na makasintapatan lang ng pera. Mm-hmm. Hindi bilangin natin kasi yung magiging profit lamang natin. Hindi tayo masasatisfied sa trabaho at ginawa natin. At the end of the day, isipin mo, I don't want to have regrets at the end of the day na dapat pala nag-extend na lang ako ng tulong kasi mababawi ko naman yun sa ibang mga clients na ipagkakaloob sa akin. Pero Rhea, I'm sure nakaranas ka na rin ng mga kliyente na hindi na nagbayad eventually. Na yes. Meron din, ano? Meron eh. No? Actually, meron akong kliyente na nirefund ko lahat talaga. Dahil? 2 days before the wedding. 2 days before the wedding, nirefund ko yung kanyang pera. Ito ang pera mo, akin na ang gown ko. Bakit? Nag-aarte? Paano? Nag-aarte. Nag-aarte. Sabi ko, maaartihan mo pa ako. Eh sa akin lang naman, hindi ako ang lumapit sa'yo, ikaw ang lumapit sa akin. Dito yan sa Metro Manila. Sa Metro Manila. Oh. Tapos, doon sa perang ibinayad mo, ang dami-dami mong demands na para mo nang patapusan. Sabi ko, ayaw ko ng stress. Kasi diba dito sa business natin, pag nai-stress ka na, you might as well get out of it. Oo naman. Diba, nakaka-stress na. Kasi sabi ko, ako, I am very much willing to extend my help kapag ka nararamdaman ko kailangan ako talaga. Pero kapag binibwisit mo na ako, ibabalik ko sa iyo yung stress. Naku, madami din ganyan. Yung iba nga, hindi na nagbabayad. Diba? Ako, biktima rin ako niyan. May mga shows na di ba alin na, huwag natin pag-usapan yan. Anyway, kahuling tanong, Ray, after this, huwag ka muna nga alis. I'll just stop the recording. Itong huling tanong ko, sino si Ray Lazaro? Ray Lazaro, I should quote myself as the bad boy of Philippine fashion. Si Tatang din ang nagbigay sa akin ng tagline na yan. Sa lahat daw kasi ng mga anak niya, ako ang pinakamatigas ang ulo. Ayoko kasi nung nawawala yung identity ko. Mm-hmm. Madalas ako napapagalitan ni Tatang, namumura ko niyan, pero alam mo naman kay Tatang, yung mura na yung lambing lang yun. Tapos papagalitan. Oo naman. Kistikas ng ulo mo. Ang tigas-tigas ng ulo mo, kukurutin ka niya. Tapos, tapag na mamaya, halika. Sumama ka sa akin. Saan po? Kakain tayo. Oo, yan may ligs, tata. Pero sa ako yung pinaka-bad boy. Sabi ko, I just want to remember as that. Not in a sense na talaga bad na masama ako. Pero, yung creation ko is getting out of the box. Out of the box. Creation ko, out of the box, and creation ko is not the usual thing. Kapag ka nakita mo nakalinya ang mga damit to sa stage, may humihiwalay na isa, that's Ray Lazaro. I want to be remembered as that. Yun. At saka yung mga,
yung young designer should also listen to that, di ba? Yes, kasi ang problema kasi sa mga young designers at doon sa mga nakikinig at mga nanonood, just don't get offended, lalo na sa mga young designers. Sa panahon kasi natin ngayon, nawawala ang identity ng designers. Yes, so... Diba? Nagiging kopya dito, kopya dun, kung ano yung trend. Okay, we have to follow the trend, the demand ng market, but definitely yung identity mo as designer, nawawala. Wala eh. Kasi ako, sa totoo lang, nakikita ko, yun, nawawala kasi kinukopya nga nila. Yes. Eh, para diba? Pagka pinagsama-sama mo yung mga creations, pare-pareho. Hindi mo na ma-distinguish kung alin ang kanino. I am very observant with that. Kapag nakita ko ang shows, alam ko kung kanino yung kay Ronald Arnaldo. Alam ko kung kanino yung Francis Calacan. Alam ko kung kanino yung kay Uli Morabe. Alam ko kung kanino yung kay Edgar San Diego. That's identity eh. Diba? So that's it. I just want to be remembered. Time will come, mawawala ako rito. I just want to be remembered as the bad boy of Philippine fashion. So any parting words before we stop the recording? Okay. Karamihan ng mga sa nagpagkwentuhan natin ngayon, umikot karamihan sa akin and kitatangan mo. Parting words. Okay. Great men rise and fall. And so are designers and couturiers. But their names will linger longer. Diba? And to all the audience, I am very proud to say that. Let me tell you that I live during the time of Aure Alonso. So this is Ray Lazaro. And I do claim, anak-anakan pa rin ako ni Tatang. Okay. So I'll stop the recording. Don't go away yet.